Last quarter na ng taon ngayon pero hindi pa rin talaga nagpahuli si Yamaha Motorcycle Philippines sa paglabas ng bagong color variant ng 2022 Yamaha Sniper 155 BBA. So itong nasa harap natin ngayon mga tol ang Yamaha Sniper 155 Standard Version Blue GP Edition. So iba talaga mga tol yung pagka-blue nito doon sa naunang blue variant na inilabas ng Yamaha Motorcycle Philippines. Dahil itong nasa harapan natin ngayon ay may mix ng matte dark blue color. Ano bang meron dito sa bagong color ng Sniper 155 na to? Isa-isahin natin mga tol, bago ang lahat, pakisubscribe muna ng ating channel at paki-on na rin ng notification bell para ma-notify ka pag may bago akong upload. And meron din tayong Facebook page Vince Moto Vlog, paki-like and follow na rin mga tol. Isa rin talaga to mga tol sa bagong color variant ng Yamaha Sniper 155 na nagustuhan ko na inilabas ng Yamaha Motorcycle Philippines. Dahil din talaga mga tol sa color combination niya na glossy blue at matte dark blue. So napakaganda niya mga tol lalo na sa personal. Kaya sa mga gusto ng Yamaha Sniper 155, sigurado akong magugustuhan nyo rin tong color variant na to. Pagdating sa makina mga tol, ginamitan po ito ng 155cc engine displacement, liquid cooled, 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, single cylinder, fuel injected, VVT. Engine na kayang mag-produce ng 13.2 kilowatt at 9,500 rpm at max torque ng 14.4 Nm at 8,000 rpm. Connected to a 6-speed manual gearbox. At equipped na nga po ito ng assistant slipper clutch para sa mas smooth na gear shifting lalo na sa mga downshift. So dahil fuel injected na to mga tol, matipid lang din ito kumonsumo ng gasolina. Meron itong average fuel consumption na 40 to 45 kilometers per liter. Depende pa rin yan mga tol sa rider, throttle habit or sa road condition. At syempre liquid cooled na rin to mga tol, kaya pagdating sa mga long ride hindi ka mag-aalala na mag-overheat yung motor mo. Syempre i-check mo din yung coolant niya para sigurado pagdating sa mga long rides. Pagdating dito sa head cowling niya mga tol, ang ganda ng texture at yung pagka-blue niya, siguradong hindi agad-agad kukupas. Then meron siya ditong emblem ng Yamaha at dito mga tol may decals na color na may pagka-aqua blue siya mga tol. At talagang bumagay sa pagka-glossy blue ng fairing. So ganun din dito sa kabila mga tol, no, ang ganda talaga ng pagkaka-blend ng aqua blue na decals na to dito sa glossy finish ng fairing. Tapos meron pa siyang naka-label na 6-speed. Then dito sa pinaka-front, glossy blue din siya mga tol. Ang ganda talaga ng texture. At andito ang position lights o yung daytime running lights niya. Then itong part sa baba ang high beam niya mga tol. At dito nakapuesto yung low beam niya mga tol. Separate sila ng puesto na talagang may pagka-unique din ng design. Then dito nakapuesto yung signal lights niya mga tol. Bulb type pa rin siya pero sa headlight at daytime running light, LED na po ang ginamit. Pagdating dito sa front fender mga tol, matte dark blue ang color. Tapos meron tayo ditong sticker o decals ng Yamaha. Then sa front suspension mga tol, naka-telescopic fork. At dito sa kanyang front brakes, naka-hydraulic disc. At dahil standard version po ito ay naka-single piston caliper siya. Okay din naman to mga tol, maganda pa rin naman ang stopping power niyan. At sa gulong dito sa front, may sukat itong 90/80 rim 17 and tubeless na to mga tol. At ang ganda rin talaga ng finish ng color ng mags niya mga tol. So para sa akin, hindi ko na to ipaparepaint dahil bumagay na talaga dun sa overall body color niya.
Siyempre, depende pa rin yan sa preference nyo kung gusto nyo iparepaint o hindi na. Pagdating naman dito sa side fairing, meron tayo ditong emblem ng Yamaha na may pagka-rubberize yung texture. So, dito sa part na to ng fairings, mga tol, color matte dark blue siya at may decals tayo ditong 155 na may color na glossy blue. Tapos meron din ditong label na VVA Variable Valve Actuation na may color aqua blue. Ang ganda talaga ng pagkakablend niya sa matte dark blue. Tapos meron tayo ditong decals na Yamaha. At ang maangas dito, mga tol, itong pagkakat ng 155. Naputol siya pagdating dito sa part na to. Ang angas ng dating niya, mga tol. Tapos may parang gilid-gilid dito na nakadagdag din sa aerodynamic ng sniper na to. Then sa part na to, mga tol, glossy blue ulit siya. Tapos pagdating dito, matte finish ulit siya. At may decals na line na color aqua blue. At may nakalabel din na sniper. At ganun din, mga tol, dito sa kabilang side. Pagdating dito sa meter funnel, fully digital na siya, mga tol. Dito natin makikita ang mga info tulad ng speedometer, odometer, tachometer, trip meter, fuel gauge, gear indicators, fuel consumption, then may mga light indicators. Tulad ng neutral, check engine, high beam, turn signals, temperature at smart key system para sa R version. Pagdating dito sa mga handlebar switch, mga tol, dito sa kaliwa meron tayo ditong high and low beam, tapos andito rin yung passing light niya. Then turn signals at busina. At talagang napakalambot, mga tol, ng clutch niya dahil yan sa assistant slipper clutch. So hindi ka kaagad mangangalay dito kahit sa mga traffic. Then dito sa kabila meron siyang engine kill switch, hazard light switch at yung electric push start niya. Pagdating naman dito sa susian, mga tol, hindi siya keyless dahil standard version po ito. So ginamitan po ito ng mechanical key shutter at integrated na to, mga tol, dahil dito mo na rin ilalakang manibela at dito na rin yung bukasan ng upuan. At ang ganda nga rin pala ng side mirror niya, good to kahit hindi na palitan ng aftermarket na side mirror. May pagka-stylish din naman. So ito nga pala, mga tol, meron din silang free half face helmet kung ma-acquire mo itong Yamaha Sniper na to. Pagdating naman dito sa upuan, mga tol, magkaiba yung texture niya. Itong sa back ride makapit din naman. At dito para sa rider, mas magaspang ng konti para hindi masyadong madulas pag numemreno. At talagang napaka premium din ng design niya, mga tol. Meron pa siyang tahi ng color white na kadagdag sa pagka-elegant ng upuan. At sakto yung lambot niya, mga tol. Tapos dito sa grab bar, mga tol, same siya ng color ng mags. Glossy din siya at ang ganda ng finish niya. Then dito sa tail light, hindi kalakihan ang size ng kanyang tail light. Pero kitang kita pa rin yan dahil LED ang ginamit dito at talagang nakadagdag angas to pagdating sa rear end design dahil inspired ito sa tail light ng R1. Then nakaseparate ang signal lights niya, mga tol, matibay naman ang pagkakalagay, wag lang talagang sasabit dahil pwede pa rin siyang mabali. Then meron tayo ditong reflector for added visibility na rin at meron din siyang ilaw para dito sa plaka. Pagdating dito sa footrest niya, mga tol, kung mahilig kang bumangking at napasahid mo ito, hindi siya mababali basta-basta dahil napofold siya. At ang ganda rin ng rubber na ginamit na mismong tapakan, talagang makapit siya. At dito sa pillion step ng backride, mga tol, napaka-sporty ng design at sakto yung haba ng mismong tapakan niya. Then dito sa kanyang muffler, mga tol, hindi ka basta-basta mapapaso dahil meron na siyang cover at talagang napaka-stylish din ng pagkakadesenyo. So dito sa rear tire niya, mga tol, may sukat itong 120/70 rim 17 at tubeless na po yan. Then yung brakes niya, naka-hydraulic disc ito sa rear brake at may single piston caliper by Nissin. At pagdating dito sa rear suspension, mga tol, naka-monoshock. Then meron siyang tire hugger at the same time chain cover na rin, 2-in-1 kumbaga. Pagdating sa seat height niya, mga tol, may sukat itong 795mm at may ground clearance na 150mm. May timbang naman po itong 119kg at may 5.4 liters fuel tank capacity. So may kalakihan yung tanke niya, mga tol, para sa isang underbone na kategorya niya. Kaya kung nagbabalakang bumili ng Yamaha Sniper 155 ngayon, isa ito sa may re-recommend kong kulay. Talagang napakaganda at syempre trademark na ng Yamaha ang ganitong color variant. So pagdating naman sa presyo niya, mga tol, ang SRP po nito ay 124,400 pesos. May vary pa yan, mga tol, depende sa location nyo. So itong unit na to ay andito po sa Nemar Yamaha Nasugbu branch. Kaya sa mga malapit dito, pwede nyo pong silipin at talagang magugustuhan nyo ito. So hanggang dito na lang muna, mga tol, kung bago ka lang sa channel na to, please consider to subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago akong upload. Maraming salamat, mga tol, always ride safe and God bless.